Hello mga kapikant! Ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking pinakamasarap na sauteed adobong pusit. So, tingnan nyo muna ng tingnan para matatakam kayo sa ating niloloto. Ayan, alam nyo ba na hindi ko pinag-isipang yung loto na yan? Kung ano lang yung naisip ko at tumalabas sa aking puso, ayan na yung result kasi niloloto ko siya with heart. So, kailangan talaga natin pag nagluluto tayo nasa puso. Ayan na yung mga ingredients natin. And then, ang una kong ginawa is naglagay lang ako ng mantika sa ating pan. And after nyan, nilagay ko yung sibuyas natin. Isunod ko naman yung garlic. And then, kasunod nyan is yung ating kamatis. So, tingnan nyo na lang sa video ang pagkasunod-sunod ng ating nilalagay sa ating sauteed pusit. So, ganito ko siya ginagawa. Ayan na. Yung iba kasi is hindi naglalagay ng kamatis. Pero, sa akin, naglalagay ako para dagdag lasa din siya. Masarap siya talaga. Mahilig pa talaga ako sa kamatis. Kaya, nilalagyan ko siya ng kamatis. And then, hinalo-halo ko niya yan. Binilagay ko na yung 1 kilo of pusit natin. So, nabili ko siya ng 130 pesos, so 140 sana kaso tumawad ako. Ayan naman, mahilig tayo sa tawad. Ayan, nilagay ko na yung ating anong tawag nun? Tingnan nyo na lang kung ano nilagay ko. And then naglagay ako ng pepper. White pepper yung nilagay ko kasi yun lang yung available. And 5 spices. Nilagyan ko na din yan ng 1/2 cup of soy sauce kasi yun yung equivalent talaga niya sa 1 kilo. And then naglagay ako ng butter, so pasensya na dyan kasi medyo malikot yung ating video kasi sariling sikap talaga yan. So hinalo-halo ko na siya kasama yung butter, so kayo na bahala kung maglagay kayo ng mga panimpla nyo, yung pampalasa pala. So, ayan na, nilagay ko na yung powdered chili natin. Korean yung nilagay ko kasi mas masarap yung lasa. And then, naglagay din ako ng patis. So, huwag nyo nalagyan ng salt kasi maalat na siya. And then, naglagay lang ako ng sukang tuba natin. 1/2 cup kasi yun yung equivalent ng 1 kilo. Ayan na, then pakuluin mo lang, pakuluin hanggang maubos yung sabaw. Ay, kumunti yung sabaw, hindi pwedeng ubusin. Para kumunti yung sabaw at para malasahan natin yung adobo. Kasi ayaw ko nang matubig talaga. Yung masabaw na pusit, ayaw ko nun. No, talaga ako nun. Yung lasa niya, lagyan nyo din ng kunting sugar para mag-blend yung lasa natin. Siguro mga 1 teaspoon o 1 teaspoon ng sugar yung ilagay nyo para mag-blend lang yung lasa ng ating adobo. So, gusto nyo na bang matikman yan? Ayan na, napakasarap talaga niya, guys. Alam mo bang, dalawa lang kami kumain yan? Namigay lang kami ng konti, and then, naubos na ng friend ko, kasi nasarapan din siya. Not sure kung nasarapan siya, pero masarap talaga siya, promise. Ayan na yung sinishare ko sa inyo. Sana, may matutunan din guys sa pagluluto ko. Thank you so much. Ayan na, napakasarap niya. Super. Thank you.